guys. Ang lakas ng bagyo. My goodness. Ang aking saging nadurog. Oh my God. Sira. Grabe guys, oh, wasak yung ano. Wasak guys, oh. Buhal ang dalawang mangga. Kaya nga guys, my goodness, giba bawa naman yung saging to. Guys, medyo naulang guys. Maya-maya na uli. Bandang ano po guys, yung bandang alas 5 tumama dito sa amin. Alas 5 ng madaling araw. Hanggang ngayong umagang ito, nakikita nyo kalma pero mamaya bubugsuli yan. Ito guys, papakita ko sa inyo. Ayan o. Nakikita nyo. So, nakikita nyo yung nyug na yan. Ayan na guys. Ayaw ko dyan. Malakas ang hangin dyan. Ito na lang ako. Hinayang ako sa mga halaman kaso lakas pa ng ano, nangabali pa yung manggaw. Kababali lang guys. So guys, titim pa lang ako ng kape para doon sa mag-ina ko. So, andito yung cellphone guys. Grabe guys, wasak na wasak talaga. Woo.
Gawa ko guys ng saging. Dadaling ko yan dun sa aking amo eh. Tapos madudurog lang dun. Grabe. Ito lang ang napinsala. Pero mas malala dun sa kabila. Durog yung bahay. Kita nyo, bumagsak yung manggang dalawa. Dalawang manggang malaki ang bumagsak dun sa kabila. Takas ng hangin. Papatras ako eh. Grabe Kuya Chito. Grabe ang bagyo. Guys, oh. My goodness ang aking papaya. Batangas signal number 3. Napakalakas ng ulan at napakalakas ng hangin. Kita nyo naman guys, kakalma tapos biglang lulusob ang hangin. Ah, guys, ayaw yung maniwala sa akin, sabi ko sa inyo eh. Kakalma, biglang bubugso ang hangin. Napakalakas po talaga ng bagyo dito sa Pinas, grabe. Nakakakaba. Nakakakaba. Sobrang lakas ng hangin. Okay naman dito. Wala namang masyadong nasaktan. Kaso yung mga halaman ko, yun ang masakit. Nagiba. Pati yung saging ko, napapahinugin ko sana sa puno. Naani nang wala sa oras. Hindi ako makakapunta guys doon sa likod kasi doon ang sentro ng hangin eh. Mas malakas doon ang hangin. Pero talagang kung makikita natin doon, nadudun talaga yung sira eh. Okay guys, mamaya na ulit tayo. Ito Kuya Chito. Ayan po. Ito yung likod ng bahay ni Ate Janet. Bumuhal ho yung dalawang malaking mangga. Ayan. Nahati sa tatlo. Isa dito, yung isa sa bubong, yung isa din eh. Tapos yung isa dun sa may kulungan ng manok. Ayan. Grabe. Ang lakas ng bagyo. Ngayong ano lang yan Kuya Chito, ngayong umaga lang. Mga bandang alas 6. Pero kagabi, hindi naman siya nagkaganyan. Ngayon lang talagang umaga. Kita kasi namin nung bumuhal yan eh. Ngayon ho, medyo malakas pa rin. Pero hangin lang naman. Yan. O yan guys. Kita nyo naman. Pero kahit yan ay bumagyo eh, babangot, babangon pa rin yan. Mga humigang halaman, papatayuin natin yan. Pero lang yung talagang patay na.
Tapos dito ko ay chito sa may harapan ko. Ito lang ang pinsala niya. Dalawang puno din. Mga ano, nalaglag. Yan. Bale, tinukurang ko na po. Ito yung isang puno kay Chito. Wasak na, wasak na. Nadurog siya. May lamat naman na talaga yan eh. Tapos are, sa duhat naman wala na pinsala. Bali, pinutol ko na yung sangang na bali. Ito. Sayang. Yan. Okay naman siya. Tapos dito, isang puno uli. Bali, ayan. Nag-crack siya. Babasa yung cellphone ko. Yan. Crack siya. Pumilipit. Yan. Dito wala naman. Okay lang dito. Masaklap pa yung papahinugin kong saging na dadalhin ko kay Kukoy. Dinali. Pati yung talong ko. Pinutol ko na para makarecover. Yan. Siya. Yan lang Kuya Chito dito sa harapan ko. Malala talaga dyan sa may likod din na Ate Janet. Itong matang muntik na to eh. Kung hindi huminto ngayon, muntik na to Kuya Chito eh. Yung isang abukado rito Kuya Chito, wala na. Bumuhal siya tapos nabunot. Kaya tinanggal ko na. Wala nang buhay kasi yung putol-putol ng ugat. Ari Kuya Chito, muntik na rin. Kita niyo yung crack. Umaangat po yan kanina. Umaangat siya kanina dyan. Wala namang naano sa puno. Sa kuryente, wala naman. Dito sa mga kotse, okay naman. Hindi naman siya naano. Dito naman sa kabila. Okay naman dito, okay. Yan. Bali yun lang Kuya Chito, wala na siyang pinsala dito. Medyo malakas pa po kaya hindi pa ako makapag imis. Kailangan pati power so na yung malaking puno. Aray ko. Dito sa bahay, naku po, baha. Yan. Pinasok ng tubig. Basang-basa lahat. Lahat ng gamit. Yung grass cutter ko nasa ibabaw na ng jeep. Yan, ito ko yung Chito. Magulang naman na siya. Dadalhin ko to kay na Kukoy. Papahinugin ko sana yan eh. Di may hinug siya ng dito na mas maganda sana kung sa puno eh. Ayan, pinutol ko na, kinuha ko na kasi natumba rin naman ko yung Chito eh. Yun, umuulan pa rin ngayon guys. So, tinukurang ko na yung ating mga halaman. Kasi yung tukod ko nung una, bago magbagyo, wala. Papaya ko, talagang masama ang loob ko dyan sa papaya ko eh. Yeah. Tagal-tagal kong pinapaano yan. Nasira lang ng ganun. Sa kay Mito ho, wala naman nasira. Ayun, pulang-pula pa rin, nakatayo. Talaga oh, nagalaw oh. Ayun oh, nagalaw siya oh. Yung bike ko, ilang beses tumba, buti walang sira. Yan. Grabe yung sira oh. Sa ibang ano, madami na tumba, may natumba pang niyog doon sa banda ron. Grabe talaga.
alas 3, medyo malakas na siya. Tapos bandang alas 4 ganun. Yan, lalong lumakas siya. So guys, yun muna guys. Ako'y magbibihis muna. Talagang basang-basa na ako at nilalamig na ako. Okay. Yan. Lumalakas na naman po ang hangin. Grabe. Ano siya? Nakakalma tapos biglang lalakas. Okay guys. Yun na lang po.